Hi guys! Ngayon magbasa muna tayo ng ESP. Assignment. Assignment ESP. Ako ay natatangi. Kaya kong tukuyin ang dapat gawin at isakilos ang kakayahang angkin. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Tukuyin ang nagpapakita ng tama at mahusay na pagkakakilos ng mga kakayahan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1. Napansin ng nanay ni Leo na nasa tono ng kanyang pag-awit dahil dito na iisip niyang bumili ng mikropono para makapagsanay na ang anak. Sinabihan siya ng ina na may darating na bisita sa makalawa, kaya siya ay nagmakdol at sinabi ayaw niyang kumanta. B, nagmadaling lumabas at mas pinili maglaro. C, sumunod sa ina at nag-isayong mabuti. Oh, ano sagot? C. Ano ibig sabihin ng nagmaktol? Nagdabog. Number 2. C. Number 1 yung answer yun. Number 2. Number 2. Hindi marunong sumayaw si Cathy. Subalit, nais niyang matuto. Kaya, nakinig siya ng mga tugtog na gamit sa pagsayaw. Nagpaturo siya sa kapatid na mahusay sumayaw. Nagbasa siya ng mga kwento tungkol sa pagsayaw. B. Nagpaturo. Number 3. Mahusay maglaro ng sport na badminton. Si Carl na is magpaturo sa kaibigan niyang si Kina, kaya pinayuhan niya ito. Tumingin ng larawan ang iba't ibang rakitang pambadminton. B, bumili ng kasuotan gamit sa paglaro ng badminton. C, sumama at sumali sa kanyang magsanay araw. C. Number 4.
Nasisiyang sumali si Jane sa kompetisyon sa pagbigkas ng tula kahit na kabisado niya ang piyesa. Natatakot siyang humarap sa maraming tao bilang kaibigan. Sasabihin mo siyang lakasan ng ang loob at subukin upang masanay. Subukan upang masanay. B, huwag na nangang dumapok upang hindi mapaya. C, magdahilan na masama ang kanyang pakiramdam. Gawain mo yan, no? A. Iyak ng iyak si Lorenzo dahil hindi niya magawang bumasa ng mabilis. Kung ikaw siya ay gagawin mo ay manahimik na lamang upang hindi mapansin. B, magpaturo sa nanay o tatay at mag-iinsayo. C, magpapatulong sa na ipabasa sa teksto sa marunong. B, magpaturo sa nanay o tatay. Yun lang guys. Bye-bye.